Eh, nako, eh, syempre, naisip namin kayo kaagad. Ano? I'm sure na nagkaroon na kayo ng maraming interviews ukol dito. Pero tatanungin pa rin po namin, what do you think yung sa pagka-abolish ng PACC, are there for you at least, ano po? O is it timely or palagay ninyo premature? Well, sa totoo lang, kahapon noon, napag-discipleship ko una, syempre nagulat kaming lahat. Lahat ng mga commissioner, tapos ako, chairman, lahat ng staff namin, nagulat dahil we were expecting na palakasin ang kampanya laban sa korupsyon. Pero, nabolish pa nga yung office that was leaving the fight against corruption. Mm-hmm. But then, noong gabi, I was thinking about it. I realized na prerogative talaga ng Pangulo nga pala yan. Siya talaga ang may decision dyan kung extend niya ba yan or abolish niya yan. Mm-hmm. At kung meron siyang, mga diskarte na po niya talaga eh. Mm-hmm. Tapos na ang time namin, panahon na niya. So, whatever his plan is, eh, ang hope ko lahat, ang wish ko lang, malakasin niya yung kampanya sa korupsyon. Mm-hmm. Kailangan po talaga ng bansa yan. Ngayon, inilipat niya po sa desk na ang konting kasaysayan lang po. Ang, opo. Ang PCC po kasi, sa desk na talaga nagsimula po yan. Mm-hmm. Kaso lang, dahil na sobrang dami yung anong trabaho ng desk lang, tatlong administrasyon po ang nagtambak ng kaso. Ako natambakan ng kaso yan po ng tatlong administrasyon at hindi natapos. Mm-hmm. Before we came in. Nung pumasok po kami, lahat po ng kaso nung nanaipit po dyan from President Era to President Arroyo to President Aquino, PACC po ang tumapos nun. Mm-hmm. So the very reason na itinatag po ang PACC is to have a office or a commission dedicated in fighting corruption. Dahil corruption is a big issue in the Philippines. It, mm-hmm. in itself is already a big work. Eh, ang DESLA po, ang function po kasi ng DESLA talaga, yan po ang lawyer ng Pangulo. Mm-hmm. Lahat po ng internal at international at external affairs, legal affairs ng Pangulo, DESLA po ang humaharap. Mm-hmm. So, kaya natambakan po ng kaso, hindi na-resolve dahil sa dami ng trabaho until PACC came. Mm-hmm. And bukod pa rin sa ni-resolve namin na natambak na kaso, yung mga na-solve pa namin in our term were record-breaking. We were able to address 13,000 complaints or reports of corruption. Kami pong pinakamaraming kinasuha, napatanggal at napakulong na anti-corruption office under the office of the president. So, and then maraming, and in so doing, nakita po namin po yung weaknesses ng mga batas at executive order na kinakailangan na meron at mga kailangan gawin para pala kasi pa kampanya. So, mm-hmm. But again, as I said kanina, diskarte na ho ni President Bongbong yan. Mm-hmm. And I just wish him the best. Mm-hmm. Yan lang po. Oo. Paano po yung sinasabi nila noon, ano, kahit na nung kayo po ay nakaupo pa doon sa PACC na mukhang medyo redundant ang mga functions at ang mga goals ng PICC with the ombudsman, with the legal advisor, with the commission on audit? How did you address that? I remember pinag-usapan po natin to in one of our interviews eh. And if you can refresh our memory on what we discussed then. Well, of course, the lawyers can always argue both sides. No? Pero on our part, ang PACC po was helping or I'm losing my words. Pero do you mean concentrating or? Or ano po ba? I lost my word. Pero is an office that is helping these offices. Yung mga pagkukulang ba nila? Mm-hmm. Kasi you can look at the results eh. Like what I said, yung nagawa po namin. You know, the presence of PACC, natakot po lahat talaga ng government employees pumasok sa corruption at mahuli ng PACC. Mm.
And because of that po, bumaba po talaga ang incidents ng corruption. At lumaki po ang revenues ng gobyerno at dumami yung proyekto na naibigay sa tao. Dahil natakot ang tao, tagayatin to corruption. Mali, kahit hindi na ubos, hindi namin na zero ang corruption, pero bumaba po ang insidente. And because of that, yung Bureau of Immigration, Bureau of Customs, BIR, reported na record-breaking po ang kanilang revenue collection. Dahil talagang bumaba po ang corruption, bagamat marami po ang corruption sa mga ahensya yan. In fact, napakulong dyan, nakaswara napatanggal sa mga agencies na yan. Pero just the same, nabawasan pa rin po. And if we strengthen the PACC or the Ombudsman, kung gusto nila, or the DESLA, kahit ano po, mas importante palakasin po yung anti-corruption fight, magandang ano po yan, magandang idea. Kasi sa kanila pong justification, ayon sa Executive Order number 1, streamlining. Magandang idea po ang streamlining. Kaso lang, sa akin pong palagay, ang dapat pong ini-streamline are yung mga trade and economic-related offices, tsaka yung mga regulatory offices na nagpapahirap po sa mga negosyante kumuha ng permits, clearance, sa magsimula ng negosyo, magbayad ng buwis. Yan po ang kailangan i-streamline at bawasan para lumago ang ekonomiya. Pero yung public, yung peace and order offices, anti-corruption offices, hindi nyo pinaliliit yan. Dapat yan po laging pinalalakas. Dahil po ang kriminal, nag-evolve din po yan sa kanilang strategies. So, meron mga batas at mga sistema na hindi na applicable today. Example po, ngayon, digital world na tayo eh. Ang dati pag nagsuhulan, cash-cash ang dalahan po. Kaya pag nahuli kami noon, cash-cash pang dala po namin. Pero ngayon, nagsishift na ako, nag-GCash na ngayon eh. So, paano mo huhulihin? So, yun po ang point ko ron. Dapat ng mga peace and order offices at mga anti-corruption offices, nalalakas po yan at ini-evolve at sinistrengthen, hindi po pinahihina. Now, I'm sure President Marcos has other plans. And whatever it is, ang wish ko lang is sana palakasin niya yung anti-corruption, anti-drugs, anti-crime, anti-terror campaign. Kasi po, yan po ang pundasyon talaga ng malakas na ekonomiya na target niya. Strong agriculture, strong economy, rests on a peaceful and orderly society. So yun lang po kaya ako. 8 days pa lang naman ang kanyang his 8th presidency. So baka meron pa siya ng plano and panalangin na lang po natin, supportahan natin, but I'm sure they know what they're doing. Okay. Chairman, linawin ko lang din po, no, yung PACC po, ang iniimbestigahan nyo po ay mga presidential appointees lamang? Mm-hmm. Yan po ang aming jurisdiction. Mm-hmm. Pero, nakita natin sa amin pong trabaho, pati yung mga wala sa jurisdiction namin, nasali sa mga investigasyon namin at na-exposed. Mm-hmm. If you remember, there were legislators, mayors and governors na nakasuhan din po namin sa Task Force Against Corruption, sa Ombudsman, dahil yun po ang mga reklamo eh. So, kaya biglang nabuo yung Task Force Against Corruption dahil hindi lahat po ng mga involved were presidential appointees na iniimbestigahan namin. So, yun po, nagkaroon ng pag-evolve because of the need. Opo. Now, so, Chairman, opo. Ngayon po na binuwag na po yung PACC, all the files that you have, yun po mga cases na you're currently investigating, saan na po mapupunta? Will it be given to the Ombudsman? Well, June 30 po, pagbaba ni Pangulo, bago po mababa ang Pangulo, supposedly ang office namin na ipasa na lahat ng papeles at investigation namin sa Office of the President. Mm-hmm. Yun naman po mga kaso na isampa na namin sa Ombudsman. Tapos na po lahat yun. Mm-hmm. I-file na po namin sa Ombudsman yun. Before I step down as chairman of the commission, 154 cases na po ang na-file namin under my watch against high-ranking government officials. And pinakamarami po yan sa kasaysayan ng Office of the President na nakasuhan
na high-ranking government official ng anti-corruption office under the office of the president. So, kaya nga po, we were surprised kasi nga what the office really needed was to be strengthened rather than abolished. Pero I don't want to keep on saying it dahil it's the president's prerogative and I'm sure they know what they're doing. Paano po ang mangyayari, Chairman, doon sa mga personnel na affected? Kasi sabi niyo po, yung trabaho ninyo is also augmenting yung work ng ombudsman at ng iba pa pong mga corruption agencies ng pamahalaan. Kayo po ba ay maipapakalat, i-absorb ng ating mga corruption agencies? Hindi nga po eh. Yung isang ano dyan, set up, nakakaawa nga po dahil tao ko noon, ano yan, maanim na po dyan, 60. 60 po ang mawawala ng trabaho. Ng trabaho natin. So, apply na lang. But you know, yun, totoo nun. Pero secondary po sa yun, sa totoo lang, mas mahalaga sa amin is yun. Tuloy lang yung, tuloy pala kasi yung kampanya natin sa korupsyon. Dahil talamat pa po ang korupsyon. Hindi yung mawawala yan. Kaya, habang may tao, meron yan. So, napakinalalakas lalo ang mga ahensyang lumalaban siya. Oo. You mentioned thousands of cases na you addressed, Chairman. I'm wondering if you can name me yung mga pinaka-high profile na kaso na o personalidad na nakasuhan na po because of the efforts ng PACC. Opo. Gusto niya talaga yung pangalan, sir, ha? Opo, opo. Kasi kailangan natin ng resibo. Secretary Duque, nasa kasuhan po namin yan, si former President Pinoy, former Secretary Rojas, several senators, Drilon, Montevero, sa kasuhan namin, several congressmen, marami. Panay ano yun, ha? Panay opposition po yan, ha? Hindi po. Kung maalala niyo po yung mga congressmen na nakasuhan namin, hindi opposition yun. Yung huling-huli, halo po yun dahil yun po mga report sa amin. Mas marami po kami nakasuhan. Yung mga tinatanggal po ni Presidente Duterte, na bigla na lang tanggal, mga kaso po namin yun. Sino na po ang nakulong? Ang nakulong po namin, 24. Opo. Mga na-entrap po namin yun. Ang kapangyarihan pong magpakulong ay nasa korte, wala po sa PACC. Opo, tama po yun. Yeah, oo. So, yun pong setback ng ating justice system. Pero ganun pa man po, 24 government officials po ang napakulong namin. Meron sa BIR, meron po sa National Museum, meron sa Bureau of Customs. Hindi ko na kung anong pong iba. Ang pakulong namin dahil nangingikil. So, LTFRB, LTO, marami po, sir. Yung pastillas. Yung pastillas at ibak po namin yon. Nakasuhan din. Yung 19 ata yun eh. 19 po na nasibak namin yon, if you remember. Tapos po, I can't name everyone, ano, kasi medyo... Yeah, opo. But I was wondering, Chairman, halimbawa lang ano, kung hindi kaya kayo tumakbo nung nakaraang eleksyon at kayo'y nanatili bilang PACC chairman, could it have been saved, meaning hindi kaya inabolish yung PACC? Hindi ko masasabi yan dahil si President Bongbong is different from President Duterte. Dahil si President Duterte naman po talaga ang brainchild ng PACC. I understand that. Ano kaya ang pwede ninyong gawin para matulungan yung mga anim na pong tao po sa PACC? I mean, can you actually talk to some people na or agencies? Opo, gagawin ko yun, of course, mga kaibigan ko na nasa pwesto pa. In fact, yung iba ko mga tao, tinatawagan na nila eh, dahil alam nila mga tao ko eh. So, masaya naman ako doon dahil sabi ko, mukhang kukunin yung mga sekreto natin ah. So,
Sabi ko, sige lang, puntahan niya lang. So, I think meron na mga na-hire sa kanila na pailan-ilan. Mm-hmm. So, patutulungan po natin yan. The PACC lawyers and staff are good people. Alam niyo po yung office namin na yan, sir. Wala akong budget yan. Ang budget po namin, lahat, inihingi namin sa Office of the President. Mm-hmm. Eh, hindi naman po madaling humingi ng pero doon. Laging subject for approval. At mm-hmm. mas madalas po, ay hindi kami na-approve. Kaya kami po dyan, sanay po kami na gumasa sa sarili namin pera para sa operation. Naku. Yun ba? Abunado pa. Sabi na ginagamit namin. Opo, at masaya po kami doon dahil, you know, we're happy to work, I mean, to fight, we're happy that we're fighting evil eh. Mm-hmm. So, yung mga operations po namin dyan, sanay po kami roon, ginagamit namin, sweldo namin. Mm-hmm. Ganyan po kasincere yung mga kasamahan ko dyan. Mm-hmm. Sa PACC. At ako especially, ako po from the beginning, it was a joy and a passion for me to do what I was doing. It was not about the salary. It was about the mission. So, yung mga tao po namin sa PACC, pag napunta sa mga, maganda na training yan, pag nagtrabaho siya sa ibang agency, jackpot to sila dyan. As chairman, ito pong pag-let go sa 60 personnel ninyo, lahat naman po sila makakakuha ng benefits under the law, hindi po ba? I guess so. Mm-hmm. Sabi po ng ano, sabi ng EO, pero yun nga po, ang PACC po kasi, parang mga ano lang kami, parang mga 6 months renewable lang ang kontrata ng mga tao namin mm-hmm. para mga contractual. Mm-hmm. So, mga benefits. Ah, okay. Pero, you know, kaya nga po natutuwa ako dahil kahit yun ang sitwasyon namin, dedicated yung mga tao namin, kahit kalahati ng paan nila, nakapaon sa hukay, dedicated sila and we're happy working. So, yeah. So, yeah, well, it is what it is. So, next week, magkikita-kita po kami. Giving reunion. Lunch ako. At magsama-sama kami. Maybe we'll find out more.